Dati sa naalala ko, ang dami nagsasabi na resign Kume kasi pinapapangit daw niya ang PBA. Ano kaya ang magiging reaction mo kapag nalaman mong si Kume pala ay pinagsign po ulit ng another 3-year contract? Since nung umupo ito, tila hindi nauubusan ng reklamo ang mga tao tungkol sa lahat ng nangyayari sa loob ng PBA. At base sa survey ng mga PBA fans, bumagsak po ang grado ni Kume sa taong bayan. At mga kuys, mukhang may napili na nga po si Chot Reyes para sa Gilas. Ang sabi ng SBP, gagawa daw sila ng paraan para matupad yung pagsasama ni Justin Brownlee at Jordan Clarkson. Pero kapag pumalag ang FIBA sa tono ni Coach Chot, si Jordan Clarkson pa rin ang gusto nila kasi mas effective daw ito sa international stage. Lahat ng yan natin pag-uusapan kaya huwag muna kayong mawawala. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Paano nga ba masasabi na talagang bumagsak ang grado ni Kume? Ang opinion ay nasa PBA fans at wala sa PBA boards. Kumpara sa mga tao, bagsak siya. Pero para naman sa mga governors, pasadong pasado po si Kume. Kaya ang resulta, another 3-year deal para sa kanya. Sa katunayan mga kuis, hindi na kailangan pang tanungin kung bakit bagsak ang grado niya sa mga tao. Nasa performance kasi yan. Iisa-isahin pa ba natin? O sige, itong tungkol sa trades na biased at lopsided. Hindi ko talaga malilimutan yung trade ni CJ Perez na pati nga mga PBA coaches at itong si former Com Nolly Yala umalma kay Kume kasi bakit daw inaprubahan ang napaka-unfair na trade deal. Isang superstar, kapalit ang apat na bench players. Pagkatapos nun ay nagsunod-sunod na ang mga ganitong trades sa PBA. Pangalawa, itong pagbibigay ng sanction sa lahat ng mga players na gustong maglaro overseas tapos sinasabihan pa yung mga collegiate players na bumalik agad para maglaro sa PBA. Pero ang sanction na ito ay tinanggal naman and actually kahapon lang po ito na pagdesisyonan. Pangatlo, itong pagbubukas ng free agency. Hindi naman tayo against dito pero ang free agency rule ay mas nagbigay lang ng malinis na daan para makapunta ang mga players sa malalaking teams gaya ni Nards Pinto. So ang resulta, mas nawawalan pa ngayon ng quality players ang mga nasa mababang teams. Ito po ang laging sinasabi ni Coach Yeng. Pang-apat at panghuli yung tungkol sa salary cap. Sa kasamaang palad, hindi na po ito nasusunod ngayon dahil sa mas lumalalang threat ng mga liga sa ibang bansa na kapag ayaw nilang ibigay, lipat agad ng B-League or KBL. Kaya para makontain nilang players, kailangan nilang laki-lakihan ng offer habang tumataas rin ang demand ng mga players na mukhang pera. E di salamat sa salary cap kasi imposible na susunod yan. Marami ang spekulasyon na hindi daw yan gawain ni Kume at hindi daw siya ang nagdedesisyon ng lahat ng yan kundi ang mga tao na nasa loob. Bale si Kume o mano ang ginagawa nilang utusan para gawin ang nais nila. Ito mga kuis, kinumpirma po mismo ng Spin. Alam nyo ba na sa pangangalaga ni Kume ang PBA ay kumita ho ng 200 million pesos lang naman. Kasi syempre sa mga tickets pa lang nung Bad vs Jeans, kumbaga dun talaga nag-boom yung sales nila. Kaya pala, paborito siya ng mga nasa loob. Ang PBA boards po ngayon ay nag-iisip pa ng mga bagay kung paano mag-market ng sariling liga para mas dumami pa ang viewers at mas marami pa ang pumasok para manood ng live. Ang buenas ng 200 million na yan, mukhang tiba-tiba na tayo dyan ah. Sino kaya dapat ang pumalit na commissioner para manumbalik ang sigla ng PBA? Tanong ko lang mga kuisa, ano ang grade nyo para kay Kume? Tara, next update naman tayo. Ayon sa SBP, gusto nilang pagsabayin ang JC at JB combination sa World Cup. Pero kung papalag talagang FIBA, kailangan nilang mamili ng isa. At si Chot Reyes mukhang may napili nang ang isa. Sino? Edi si Jordan Clarkson. Tinimbang ni Coach Chot ang dalawa base sa kanilang abilidad. Ayon kay Coach Chot, si JB ang dahilan kaya nagiging versatile ang team at nagiging maganda pa ang ikot ng bola. Maganda ang chemistry tsaka kaya niya maglaro sa number 4 spot. Sa isang banda, kung si Clarkson daw ang gagamitin, kaya daw ni JC maglaro sa numbers 2 at 3 spot. At hindi lang yan, magiging backup point guard pa siya. Kaya maraming posisyon ang kayang i-fulfill. Bukod dyan, nabanggit din ni Coach Chot na si Brownlee umano ay hindi pa subok sa mga mas matitibay at mas matangkad na defender habang kung si JC raw ay kaya pang umiscore ng 30 up to 40 points sa ganung setup. Kahit hindi man masyadong maganda ang pasahan, pero kahit pagbabasihan lang ang scoring nilang dalawa, mas mataas ang antas na isang NBA caliber.
Kung sa bagay, yung number 4 spot nga na sinasabi na kayang laruin ni JB, parang medyo tagilid pa ka ng konti kasi 6'5 lang si JB. Pero mahal naman ang talent ni Clarkson. Tsaka yung availability niya ang pinaka problema. Kung pwede lang sana ipagsamang dalawa kasi yan ang gusto natin at ng SBP. Umakyat po ang suggestion na yan sa kanila. Too good to be true na lang pala. Kung sana ito ang mangyayari, siguradong may laban tayo. Hating-hati pa rin ang survey kung sino ba dapat ang isama kasi parehas naman may malaking ambag ang dalawa. Pero sa huli, gaya ng sabi ni Coach Shot, Jordan Clarkson pa rin yan base sa kanyang comprehension. Agree ka po ba kay Coach Shot Reyes? Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron na tayong bagong batch ng shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Rosendo Dismanos, Ayumi's Kitchen, Jeroma Bordo, El Capitan watching from Japan, Heidi Lanoy, Edmund Guzman, Herbert Belieza, Joel Langido, Marlo Salvador, Edmund Guzman, JG Cebu, Erneo Salangsang, Michael D, Ruel Magdaraog, Foxy Alcanque, Brian Sigala, at kay Jumel Espina Paner. Sa mga hindi natawag, abangan ninyo yung shoutout sa mga susunod na videos. See ya on my next vlog!